Yan, mga kabisyo sa pagnenegosyo, isang produktibong araw sa ating lahat. No? Na nung minsan na-discuss natin what is auditing, no? Meron pa lang mga internal tsaka external auditing. Ngayon naman babanggitin ko yung mga tungkol talaga kung sino-sino ba yung mga posibleng mag-external audit sa atin. Kasi external audit, ibig sabihin may ibang kumpanya or may ibang taong sisilip at titingin ng ating mga negosyo. Re-reviewin yung ating mga compliance, re-reviewin kung nakakasunod ba tayo sa standards. Kasi meron tayong mga standards na sinusunod. Pag sinabing external audit, ang nangunguna dyan, syempre yung audit ng ating gobyerno. Ino-audit tayo ng ating gobyerno kasi third party yon na ngayon sisilipin niya yung ating kumpanya kung tayo ba ay talagang nakakasunod sa standards or sa mga procedures nila. And number one na alam nating mag-audit sa atin dyan, yung BIR, Bureau of Internal Revenue. Totoo guys, no? Kasi sisilipin ng BIR yung mga binabayad nating taxes based sa ating reports, sa ating mga actual na nangyayari. Ako, nire-review nila. Meron sila mga procedures dyan at meron sila syempre mga different types ng tax, yung mga different filing forms. Inaalam din yan, no? Nire-review nila yan. Kaya dapat medyo maalam tayo dyan yung pagbabayad natin ng buwis sa sales natin. Kung VAT ba tayo or percentage tax tayo. Tapos yung mga withholding taxes. Itong withholding taxes naman na to, dapat nag-withhold tayo. Ibig sabihin, meron tayong portion na kinukuha doon sa mga bayarin natin para hindi natin 100% binabayad sa suppliers natin or sa mga employees. Ibig sabihin, babayad na natin diretso sa BIR in behalf of the suppliers or mga empleyado or kung sino pa man. No? After withholding tax, meron pa tayong mga income tax na dapat nire-report natin yung tamang income tax, sales minus all the costs and expenses equals net income, no? Tapos taxable yung net income na yan. Nako, medyo reviewin natin, marami pang iba't ibang klaseng tax, may DOCS, documentary stamp tax pa, no? Tapos may mga final tax tayo, ibig sabihin may mga klase ng income tayo na dapat sana ay tinatax din natin. O bukod sa BIR, mga kabisyo, meron pa tayong mga audit, maski ang local government natin. Kasi ang BIR, national government yan eh. Yung local government, yung city hall. Ibig sabihin yan, sinisilip din nila kung nagbabayad ba tayo ng ating business permit, no, ng tama, based sa ating mga operations. Kaya minsan nakakatanggap ka rin ng sulat yan at chinecheck din nila. Bukod dyan, syempre, yung mga compliance mo sa kung saan-saan pa mga bayarin nila. Dapat yung mga sanitary, occupational permit, mga kung ano na pa mga local tax, dapat na nasisilip na yun, dapat nababayaran natin ng tama. Bukod sa local government, meron pa kung minsan sinisilip din tayo ng ating barangay. Kasi yung ating barangay, bumibisita sa ating lugar at tinitingnan kung nagbabayad din ba tayo, sumusunod din ba tayo sa mga ordinances ng ating barangay. O, bukod dyan, bukod sa mga taxes na ganyan, guys, ino-audit din tayo ha, may mga nag-audit din. Minsan doon sa pag-ibig, yung contribution sa pag-ibig. Dapat kasi yung mga empleyado, binabayaran yung pag-ibig at tayo mga employers, dapat may share tayo na binabayad din. Pati kung minsan, PhilHealth, tumisilip na rin, lalo tinitingnan kung nagko-comply ka, malalaman yan kasi kung may nagkiklaim na empleyado ng PhilHealth. No? Ano pa? O yung SSS. Naku, nag-audit din ang SSS. No? Yung monthly contributions dun sa employee, tsaka syempre yung employer's share. Naku, kuminsa, dole, nagsisurvey-survey ang dole, doon nila nalalaman din, ako hindi pala nagbabayad ng SSS, pag-ibig, PhilHealth. At later on, pag nalaman doon, nape-penalize at malaki ang binabayaran, ako may mga interest pa. Guys, may mga, kasi dapat sinusunod eh, may mga sinet na rules, standards ang ating gobyerno, mga government agencies, para maging maayos pa yung ating pagnenegosyo. Hindi tayo magkakaroon ng problema. Again, tignan natin na itong mga audit na to, itong mga batas na to, ginagawa ito ng gobyerno para mas lalong mapaganda natin ang ating pagnenegosyo at magkaroon ng maayos, no, yung pakikipag-transaction sa iba't iba pang mga kumpanya. Kasi para maiwasan yung mga lamangan, maiwasan yung dayaan, merong protection. Kaya sana mag-comply tayo dyan. May mga iba't iba pang mga klaseng audit, yung mga outside na mga companies katulad ng mga accreditation, kung kayo ay mga eskwelahan, no, ino-audit din kayo ng iba pang mga accrediting body ninyo, kaya ISO, yung tinatawag na ISO, para ngayon mas mapakita ninyong mas okay ang inyong company, maganda yung operations, maganda yung mga procedures ninyo. At kuminsan may mga audit, may mga risk audit pa tayo dyan,
kung ano-ano klase pang mga audit, yung strategies na audit din, chine-check din, no? Kung talaga bang sumusunod sa strategies yung ating mga empleyado at ang ating kumpanya. Pwede kayong mag-check ng sarili ninyong company, pwede kayong kumuha ng external company, katulad ho namin, pwede namin silipin ang inyong company para malaman kung talaga bang sumusunod at nagko-comply sa mga standards na to, lalo na sa standards ng ating gobyerno. Oh, sana makatulong sa inyo to, ha. Medyo reminder ito sa ating lahat na dapat silip-silipin natin, review-reviewin natin. Hindi lang basta kumikita, dapat sumusunod tayo sa tamang platform, tamang standards ng paraan ng pagkita. Kasi later on, may mga kwento, no? Kumikita sila, pero pagdating ng audit, doon nalalaman, naku, nalulugi na pala sila dahil sa penalty, dahil sa mga interest na babayaran nila dahil sa kanilang mga nakalimutang bayarang buwis. O sige, mga kabisyo sa pagnenegosyo, isang produktibong araw sa ating lahat. Naku, mukhang tinatawag na ako ng dagat! Sige, bye-bye! God bless!